Ayan, so mag-unbox po kami ngayon ng, or ako pala, ng Wi-Fi camera, CCTV camera na nabili ko sa Lazada. Ayan po, makalagay, do not drop, don't drop fragile, handle with care. So, packaging wise naman, maganda, naka-bubble wrap siya. In-order ko to noong August 19. Tapos na-process nila August 20, dumating sa akin ay August 26. Eh, 24. 24 pa lang pala. So, ayan. Buksan na natin, no? Maayos naman. Tatlo lang to. Bali, pumapatak na ang halaga niya ay mura lang, eh. What? Hindi na ako kahit mismo ako excited. Galing ako sa trabaho. So, dumating to, sabi ng staff namin, pinabunuhan mo na nila. So, ang purpose kaya ako bumili nito para sa tindahan. Para sa tindahan, tapos para rin sa bahay kasi uso ang nakawan ngayon. Ayan, so mapapansin nyo, ang tatak nito ay TP-Link. Nirefer sa akin, ang nirefer sa akin ng pinsan ko ay Xiaomi. Pero parang okay din ito. So, try natin. Yung Xiaomi kasi proven yun. Ito kasi, proven na rin ito sa mga router. So, ayan, letters ko. Hindi siya makita. Ayan. So, yung isa muna, ha? Mukha naman siyang legit. Maganda naman. So, yung sabihin, na-excite ako sa laman niya. Nakalagay dito sa likod yung mga features niya. Sa harap, yung mga basic. So, tinatawag siyang pan-tilt home security Wi-Fi camera. Yung resolution niya, nakalagay dito, ayan. Kita ba? 1080, so very good. Common na naman yun. Night vision up to 30 feet. Layo nun ah. Tapos, supported siya ng micro SD card up to 128 gigabytes lang. So, ang brand niya, ulitin ko, TP-Link or Tapo. This is a CCTV camera na Wi-Fi powered siya. Siyempre, pwede rin siya. Disaksak din siya. So, 220 volts siya. At, magkano? Magkano nga ba ito? 1120 ang bilik ko. Pero dahil may, ano, may charge na 140. Buksan na natin. Paano ba buksan ito? Yun, dito pala. Yan. O, parang ano. Try ng itlog. Balik ka. Charan, wow. Hindi ko in-expect to. Ganda ng packaging, ha? Saka mas malaki siya kumpara dun sa ano. Saan sinabi ni Insan? Malaki to. Parang okay. Mas maganda. Matibay. Tamang kito. Parang robot. Kung mapapansin nyo yung ano, yung shape niya. Napaka-slick niya. Tapos natitilt yan guys. Pag ganun. Ayoko lang galawin. Kasi ano yan eh. Baka masira yung sensor niya. Tapos eto. Ano ba to? Ay yung ano. Bracket. Para ma-hold mo siya sa kisame or sa concrete wall. Meron din siyang tox. Kung concrete yung kakapitan mo, edi compatible din siya. Pagka naman wood, pwede rin. Kasi ito yung ano niya, power cord adapter niya. Mahaba ah. Di iba kasi maiksi kaya ang nangyari. Papasadya pa sila ng malapit na setup ng suma ng outlet. So ngayon, hindi ko pa siya matatry dahil sa setup ko pa. Mamaya, imamock test ko doon sa TV. I mean, sa ibabaw ng TV. Para makita nyo. So, mapuputuling mo na yung video ah. Okay. Thank you. Guys, see you later.